Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainex, ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. May pasok ako dapat ngayon pero hindi na muna ako pumasok. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Gusto ko muna ipahinga yung katawan ko. Kasi parang bumawi yung katawan ko, grabe. Mula nung napunta tayo ng emergency sa ER, di ba? Tapos pinainom nga ako ng gamot. Talagang grabe, grabe yung tulog ko nun. Talagang parang yung mga kulang na tulog ko noong mga previous days, previous weeks, bumawi yung katawan ko. Talagang ang lalim ng tulog ko doon sa emergency. Ito nga pala, papakita ko sa inyo yung ano, mga ano ko, sa mga kamay, no? Ayan, no? Pakita ko lang sa inyo. ECG, yung mga nilalagay sa dibdib ko, ganyan, marami. Pero ito lang naiwan. Tinanggal ko na kahapon. Tapos ito, ayan yung mga nilalagay. Tapos ito naman, dito nilagay yung suero. Yung dextrose, dyan nilagay. Tapos to, hindi ko alam kung ano inano rito. May tinusok dito na hindi ko maintindihan. Ito, yung mga tape-tape po. Ito mga tape-tape na to. Aray ko, aray, sakit. Oh. Yun. May mga sinaksak, may mga nilagay dyan eh. Ayan, kunin ko, tanggalin ko itong isa. To. Ayan, Kumakain pa kami ni mahal na Reyna rito. Saya-saya pa namin, sobrang saya pa namin nun. No? Kasi hinihintay ko yung pag-uwi niya ng gabi. Galing sa trabaho, hinihintay ko yon. Kasi dito kami, tambayan namin dalawa to, usap-usap kami, kwento-kwentuhan habang kumakain. Kumain na nga ako ng pizza. Basta ang pagkakaalam ko lang talaga nun na talagang sumakit. Kumakain ako ng pizza, tsaka kasoy, buto ng kasoy. Tapos pizza, pagkain ko ng pizza, uminom lang ako ng ano, yung zero sugar na Pepsi. Pag inom ko na, paglunok ng pizza, doon sumakit. Doon ko naramdaman yung biglang sakit na parang bumara. Parang bumara sa atay ko. Bumara doon sa atay. Baksa, ganun. Doon ko naramdaman yung sakit. Medyo ano pa, pero medyo mild pa lang yung sakit ng time na yun. Kala ko nga sa ano, sabi ko, parang bumara yung kinain ko. Parang hindi ako natunawan. Parang ganun. Yun na yun. Doon na nagsimula. Pero ano lang, medyo hindi pa ganun kasakit. Tapos uminom ako ng tea. Uminom ako ng gatas. Tapos mga position sa pagiga, baka ako matunaw na. Tapos anong matutulog na kami ni Mahal na Reyna, sabi ko, hindi. Parang ano na, doon na nag-i-increase yung, ano, yung sakit na naramdaman ko dito. Dito lang naman siya, dito lang. Oh. Sa may sikmura. Ganon. Dito lang parang may nakabara. Actually, wala na yung sakit mga kainags. Ano? Hindi na, wala na akong naramdaman na sakit katulad ng nakaraan. Kaya lang parang meron pa siyang trauma. Alam niyo yung pag sinikmuraan kayo, pag sinuntok kayo sa sikmura. Diba, hindi naman kagad mawawala yan. Parang nagkaroon siya ng laceration na mga ilang araw mararamdaman mo pa rin. So baka na ano yung ano ko, ano yung atay ko, parang ganun. Basta dito siya. Atay, di ba ang atay at dito ba yung atay? Di ba pa ganun yung atay? Saan ba yung atay? Anyway, basta dyan yung dito yung sikmura. Tapos nung natutulog na nga kami ni Mahal na Reyna, hindi ako makatulog talaga. No? Kahit anong pilit kong tulog, talagang hindi kasi nga sumasakit siya. Iba yung sakit niya eh. Sabi ko okay na yung mag-ano ako, yung magdumi ng magdumi, no? Yung sumakitan siya tapos ilalabas mo rin, di ba? Okay na yung ganun eh, yung mag-LBM ka, okay na yung ganun eh. Kesa ganito ka ako, sabi ko, ibang klase na to. Labas muna tayo. Medyo nainip ako sa bahay. Pahangin muna tayo ng konti. Dito muna tayo. Lakad-lakad. Ay, naku. Napakasarap talaga pag ano, no? Nakalabas ka ng bahay mo, matagal ka nakulong. Matagal ka nakulong sa loob ng bahay mo. Tapos nakaramdam ka ng pagkainip. Nakaramdam ka ng pagkaboryong. Eh. No, malaking tulong talaga din minsan kahit na meron kang nararamdaman. Magandang tulong talaga yung lumalabas ka rin. Lalakad-lakad-lakad-lakad. Ano ba yan? Pweh. Naglalakad-lakad ka rin ng ganito. No? Nakakatulong daw yan sa taong merong karamdaman. Sa taong may mga sakit. Yan, yung paglakad-lakad, kahit papaano, makakita tayo ng mga nature-nature na ganyan. Malaking tulong yan, mga kainags, ano? Makasinghot ng kahit na medyo malamig na hangin, okay lang. Oh, malamig, ha? Medyo malamig ngayon, ha? Yan, kung napapansin nyo, ito yung harapan natin. Yan yung harapan natin, ano? Lalakad-lakad lang tayo kasi nakikita natin, malinis, eh, no? Although madumi lang siya dahil sa mga dahon ng puno. Pero yung paglakad-lakad lang natin dito, laking ano na yan, malaking benepisyo na yan para sa ating health. Tsaka iba rin talaga yung ano eh, no? Iba rin talaga yung pag merong sakit, katulad nung naratay tayo kahapon sa emergency room.
Eh, di ba dumating yung fam, yung mga anak natin, ano? Yung mga prinsesita natin dumating. So talagang totoo yun eh, yung makakatulong yung mga bisita mo, yung mga mahal mo sa buhay. Yung family talaga eh, no? Talagang malaking maitutulong nila kapag ka nasa tabi mo sila. Habang meron kang dinaramdam, no? May karamdaman, malaking tulong talaga. Iba yung ginhawa, iba yung saya na naibibigay sa pasyente pag dinadalaw sila ng mga family nila. Yun yung naramdaman ko rin kahapon, ano? Oh, grabe. Naisip ko nga mga kainags, ano? Mabuti na lang itong mga ganitong pangyayari. Hindi nangyari to sa akin outside Canada. Diba, pumunta tayo ng Mexico, pumunta tayo ng US, diba? Ng Los Angeles, no? Pinapasalamat ko na lang na nung nasa US tayo or nasa Mexico tayo, ay hindi natin naramdaman yung mga ganitong klaseng yung emergency na nasakit. Diba? Kasi syempre, pag doon nangyari to sa ibang bansa, diba? Eh, syempre, hindi natin mai-enjoy yung pagpunta natin doon. At saka isa pa, syempre, jahi yung ganun. Although, meron naman tayong ano, kaya importante rin talaga yung kumukuha tayo ng medical insurance pagka pumupunta tayo sa ibang bansa. Malaking may tutulong niya kasi hindi natin alam. Akala natin malakas tayo, akala natin healthy tayo. Yan, ako, akala ko ganun ako, no? Although, healthy naman tayo sa pangangatawan talaga. Kaya lang, doon lang talaga gawa nga nung siguro ng mga kinakain natin dati, yung mga cholesterol, mga fatty foods, hanggang sa nabuo yung maliit na bato, yung gallbladder sa akin. Maliit pa naman, pero sabi ko, nag-appointment na ako sa doktor ko para pag-usapan namin, nakausapin yung surgery. Para maano na natin, magkaroon natin appointment. Kasi habang maliit pa yung bato, maganda matanggal na. Kasi lumalaki daw yun eh. Diba? Para makapagpa-appointment na tayo. So yun lang, no? Ganun talaga ang buhay ng tao. Yun, no? Ang saya-saya nyo. Diba kami ni Mahal na rin? Ang saya-saya namin. Nag-uusap pa kami. Sarap ng kwentuhan namin. Habang kumakain. Tapos pag inom ko lang ng soft drinks na, ng sparkling. Sparkling tsaka zero Pepsi ang ininom ko noon eh. Zero sugar. Tapos pizza. Yun lang, doon ko lang naramdaman. Biglaan lang. Tapos yun na. Nagbago na yung buhay ko noon. Nung time na yun. Napunta ako sa ER nang wala sa plano, no? Ganun lang talaga eh. Kaya hindi natin talaga in-expect yung mga pangyayari. Tinitinan ko nga kanina yung sarili ko sa salamin eh. Hindi na ako nakapag-ahit ah. Grabe. Tapos nung nakauwi na ako kanina, kahapon sa bahay, sabi ko, ganun lang pala yun. Ang buhay ng tao, sandali lang talaga, no? Isang iglap lang, no? Life is so short lang talaga eh. Diba? Mabuti na lang nga, ganun lang yung nangyari sa akin, ano? Kasi alam nyo mga kainags, yung nagkaroon ako dati ng gout, pagka hinihiga ako lang, or nakaupo ako, nawawala na yung sakit, kasi pag nakatayo ako, masakit eh. Ganon din dati nung tapos nung nagkaroon ako ng high blood, hinihiga ko lang, tinutulog ko lang, tapos iinom lang ako ng gamot dati, nawawala na. Tapos mayroon pang isang scenario yung sciatic ako. Pag nakatayo ako masakit or nagbubuhat ako masakit. Pero pag hiniga ako, may mga position kasi na ihihiga ko lang, nawawala yung sakit. Pero yung sakit na naramdaman ko rito sa sikmura ko, sa tiyan ko, kahit na anong posisyon ang gawin ko, kahit ihiga ako, kahit tumagilid ako, kahit umupo ako, masakit talaga. Steady yung sakit niya sa loob ng ilang oras yun. Siguro 7 hours or 6 hours, mga ganyan. Talagang masakit. Natutulog na ako. Wala pa rin. Hindi pa rin ako makatulog kasi talagang masakit talaga. Grabe. Sabi ko, iba to. Pinakamatindi itong nararamdaman ko na to. Yung talagang kahit na anong posisyon, talagang wala akong maramdamang relief doon sa nararamdaman ko. Kaya ang ginawa ko, yun na. Sabi ko, punta na ako ng ER. Kaya nung nandun na ako sa ER, nung nakahiga na ako, parang naging, yung pakaramdam ko, naging safe na ako eh. No? Kasi meron ng mag-aasikaso sa akin. Meron ng mga marurunong na talaga. Na, ano yung mga nurse, syempre. Sa larangan ng medisina. Tapos, pinainom na nila ako nung, yun nga, pinainom nila ako ng ano, pampakalma ng ano, pamparelax daw ng muscle yun. Yun na, nagsimula ng unti-unti na mawala yung nararamdaman ko sakit. Iniisip ko nga nung lumabas kami sa ospital kahapon, sa emergency room, iniisip ko baka bumalik yung sakit kasi baka mawala yung bisa ng gamot na pinainom sa akin. Hawa naman ng Diyos,
hanggang ngayon, mahigit 24 hours na, hindi na bumalik yung sakit, no? Meron, although sabi ko nga sa inyo kanina, meron pa rin akong nararamdaman, konti lang, pero konti lang. Ayun, talagang ano, sa grabe, no? Naalala ko lang talaga ang buhay, sandali lang talaga, mga kainis, ano? Sandali lang talaga yan. Diba, sabi yung iba nga, diba, pagka ang saya-saya nila ngayon, diba, saya-saya, ganun, nakangiti pa, tapos maya-maya, mabalitaan mo na lang, wala na, kasi inatake sa puso, diba? Talagang buhay ng tao, ganun lang, eh, no? Ganun lang kabilis, eh. Ganun talaga, eh, tanggapin natin talaga, mga kainis, ano? Yun lang talaga, alam naman natin ang buhay natin, hiram mo lang to, eh. Kaya kung anong man ang mangyari sa atin, eh, tanggapin na natin. Talagang lahat tayo doon ang punta natin, ano? Pero syempre, hanggat maagapan pa natin yung healthy living style natin, yun ang siguro ayusin natin, ano? At least habang maaga, na ano kaagad natin, na nalaman kaagad natin. Dito na tayo sa bahay, mga kainags, ano? Nako, nakapaminta na pa yung mga aso natin, ano? 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 Ha? Ito, mga kainags, ano? Meron tayong ulam. Talbos ng kamote. Naku, napakasarap nilagang talbos ng kamote. Tapos sinangag na brown rice. Meron tayo dito salmon. Uwi ni Malarena. Sarap. Buti na lang bumalik yung gana ko sa pagkain. Nandito pa yung mga suwero-suwero ko. Hindi pa ako naliligo. Parang nawala na akong gana maligo. Hindi pa ako nakapag-ahit, eh. Importante, bumalik yung gana ko sa pagkain, pati sa pag-inom ng tubig. At ako masigla na ako ngayon. Sarap. Healthy living style. Ito. Hap.